tayo, ito top nasa ang model 24, you know, 24. So problema nito, walang power. Nakasaksak naman siya, yun na nakasaksak. Pero wala siyang power. So buksan natin. Okay, ito, nabuksan na natin. Kaya lang frame lang natanggal. So dito pa yung pinakaloob niya, yun, no? So ayusin muna natin. So nabuksan na natin yung unit. Positive power supply yung problema niya. Pumutok yung kapasitor, oh. So ayun, no, sabog na sabog yung kapasitor niya. So ibig sabihin primary ang may problema. Try natin kung maremedyuhan pa natin to. Kung buo pa yung power supply niya, MOSFET, saka yung driver. Pag buo pa yung MOSFET saka driver, swerte natin. Pero pag sira yan, medyo tagilid tayo dyan. So ito na, tuloy natin to. So ito yung pumutok yung kapasitor. Ito yung kapasitor niya. So tingnan natin yung circuit kung hindi pa short. Kung buo pa yung sirkuito niya. Diba? Buo pa. Buo pa yung MOSFET, oh. Hindi pa short yung MOSFET niya. Yun, hindi pa short yung MOSFET. Pati dito sa kapasitor niya, hindi rin short, oh. Check natin yung kapasitor na ito. Yung driver niya, check natin kung hindi rin short ang driver nito. Okay. Yun, no? So wala din problema yung driver niya. Pwedeng kapasitor lang ang problema niya sa ka-fuse. Check na lang natin yung diode dito. Kung may tagas, okay, wala rin. So wala ding leak yung diode niya. Pero sa tingin ko ang fuse niya nito open na. Buo pa yung fuse, oh. Hindi pumutok yung fuse. Mabot pa siya dito sa diode, oh. Yun, oh. So buo yung fuse. Kapasitor lang ang pumutok. So try natin lagyan ng kapasitor to. Titingnan natin kung gagana siya. Ang value ng kapasitor ay 433 OF. Yun, oh. So hanap muna ako. So okay, meron tayong nahanap na 400 UF. So mas mataas, oh. Bago. Yan, oh, 400 UF. So mas mataas ang UF nito. Pero pwede yan. Huwag lang yung mababa. Kasi pag mababa, nahihirapan yung ating regulator. So kung mataas, mas okay siya. So gagawin natin susunod dito ay ihinangin muna natin yung mga loose. So posto muna. So ito na, testing na natin. Tingnan natin kung hindi po putok. Saksak ko. Yun, pumasok yung 110. So yan, nagda-drop siya. Hindi naman nag-spark. So pag nag-testing kayo ng power supply, siguraduhin nyo na walang short yung circuit, o di kaya, kung di kayo sure, huwag nyo ibabad sa outlet. Sundot nyo lang. Kagaya nito, susundot lang natin. Kasi kahit sundot lang to, kung may sira yung board mo, puputok agad yan. Pero kung walang sira yan, yan ang supply nyo. Yun. So check natin kung may secondary na siya.
Tingnan natin kung may secondary. Sundot natin. Yon, nagkaroon silang 12. Oh. Kita ba? Wala po. Yon. So, sundot natin dito. Sundot. Yon, may 12. Ibig sabihin, buo na yung power supply natin. Try ngayon natin ibabad. Tingnan natin kung hindi po putok. So, ayan, nakababad na siya. Yon. So, hindi na nawala yung 12 niya. Yun, no? Tapos, yung... supply natin dito sa kapasitor. Batang baba. Yan, nasa 162. Kasi yung testing natin ay nasa 110 lang tayo. Hindi tayo nagte-testing sa 220. Nag-220 lang tayo pag alam na natin good na yung ating power supply. So, para iwas din ng malaking damage pag nagkaroon ng problema yung power supply natin. So, okay. Actual natin sa unit. Tingnan natin kung mapapagana na niya yung unit. So, ayan na, nakabit na natin yung power supply. So, yung kapasitor na to ay medyo malaki, kaya medyo mahaba, kaya nakahiga lang ito. Hindi kagaya sa una niyang kapasitor ay nakatayo. Yun o. So, nakatayo ito. So, dahil medyo mahaba yung pinalit natin at mataas yung UF, so, nakahiga lang ito. Pero, yun lang ang naging problema niya, yung kapasitor lang, tapos yung mga loose connection. Yun lang ang naging problema ng unit na ito. Try natin kung gagana ito dahil naayos na natin yung power supply. So, ito na. Testing na natin. Tingnan natin kung gagana siya. Yun. Umiiraw na siya. Oh. Yun. Nag-power on na siya. Yan. Oh, top. So, may problema na rin pala yung LCD nito. May guwis na rin dito. Lagyan natin ang signal. So, ayan. Maandar na siya. May picture na. Okay na, oh. Kaya lang, mayroon na siya ang guwis dito. Dalawa. Isa. Oh, dalawa. Isa. Saka ito. So, pwede pa naman gamitin yan. Ito kasi, pag ginalaw mo yan, pag ginawa niyong iipitan niyo yan para dumikit ulit yan, minsan nadadagdagan yan. Minsan dumadami. Kaya... hindi ko na ginagalaw pag mga ganyan ang problema niya. Kasi pag dumami yan, nako, yari tayo. So, okay na siya. May sounds na rin siya, oh. So, okay na. So, medyo matigas yung mga pindutan niya. Papalitan na rin natin to. Para kahit wala siyang remote, pwede niya ito magamit. So, okay na. Napalitan na natin yung tap switch dito. So, yan na yung mga luma. Tabit na natin, tapos testing ulit natin. So, yan na. Okay na siya. So, nakasaksak na tayo sa 220. Yan, naka 220 na tayo. Okay naman siya. Hindi naman pumutok. So, buo pa yung power supply niya. So, ito yung pinaka naging sira niya. Yan na. Sabog yung kapasitor. Nanuyo na. So, buti na lang hindi nasira yung regulator niya. So, okay na. So, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. Sa susunod ulit natin na video.